Okay, start na tayo. Paki-off lang muna yung mic ninyo. Jazakumullahu khair. Okay, barakallahu fikum. Okay, a'udhu billahi samil alim. Minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi ja'ala al-jannata thawaban lit-ta'i'in wa fataha abwabaha lil-'abidin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abdullah wa rasuluhu. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hadiyahu ila yawmiddin ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair. Okay, sa mga first time na pumasok ngayon sa mga ating sa ating new student, welcome po kayo, ha. Okay, inshallah ay ating kukunin sa nalalabing oras natin ang fiqh, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At bilang pagpapatuloy inshallah ng ating paksa, napag-usapan natin ang patungkol sa mga inirekomendang gawain habang nag-aayuno. At nabanggit nga po natin diyan ay ang pagkain sa suhur. Ang pagkain sa suhur at ang kainaman nito at ang anumang may kinalaman dito mula sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nakuha rin po natin ang pagmamadali para sa pag-iftar, para sa pagtigil ng pag-aayuno. At ano ang mayroon dito na maaari nating makuhanan at mapag-aralan at matutunan. At bilang pagpapatuloy, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na mula sa mga inirekomendang gawain. Mula sa mga inirekomendang gawain ay walang iba kundi pangatlo. Pangatlo ay walang iba kundi ang dua sa tuwing nagsasagawa ng iftar. Okay? Kabilang iyon sa mga sunna. Dapat niyong malaman, mga kapatid, kasi minsan may mga nagkakamali sa mga katanungan, lalo pa sa mga quiz or assignment, ay ang mga batas na may kaugnayan sa mga sa pagkakaiba ng sunnat, pagkakaiba ng wajib, pagkakaiba ng makruh at pagkakaiba sa haram. So dapat nating malaman at maunawaan yung mga pagkakaiba nito. Kasi kapag hindi natin maunawaan, ang makruh sa atin ay haram na. Ang sunnah sa atin ay wajib na, o ang wajib sa atin ay sunnah na. Malinaw? So ang bagay na ito, ang dua sa tuwing pinuputol niya ang kanyang pag-aayuno, ay mula sa mga sunnah. Pag sinabi natin mga narekomendang mga gawain, yun ay sunnah. Kapag ginawa mo, may mga gantimpala ka, at kapag naman ay hindi mo ginawa, wala kang pagkakasala, wala kang pananagutan. Kasi nga ito ay mga voluntaryong mga gawain, subalit ang gantimpala nito na nakalaan ay mashallah ay hindi mapapantayan. So kabila na nga po dyan ay walang iba kundi ang dua, ang panalangin, kapag sa tuwing tayo nag-iiftar. Okay? Ustad, yes? Tanong ko lang, kung magdudua po ba, okay lang po bang basahin yung mga dua na yung mga sinishare nila sa mga chat, mga ganyan? Okay. So, kung hindi mo saulado yung Arabic, diba, at babasahin mo lamang yun sa pagkakabigkas ng Arabic, so walang problema. Okay? Subalit sa ganitong panahon kasi, halimbawa, ang pagdua during the iftar ay hindi naman kinakailangan ng Arabic. Maari mong gamitin sarili mong lingwahe, itaas mo ang iyong mga palads sa kalangitan at ikaw ay manalangin sa Allah gamit ang iyong lingwahe. Gamit lang yung tinatawag na lingwahe. Huwag ka lang gumamit ng Chinese na hindi ka marunong mag-Chinese. Okay? Dahil hindi mo maintindihan yun. You know?
So yun, yun yung mga bagay na sabi natin dapat. Hindi, sa ganitong kaso, hindi kinakailangan na aral. But of course, sa sino mang mas prefer na yung tinatawag na Arabic da, na gamitin ito dahil mas komportable siya, o din naman kaya ay mas epektibo sa kanya, gamitin niya yun kung alam niyang gamitin. Yun po yun. Okay? So naitatag at napatunayan na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nananalangin siya. Okay? Siya ay tinatawag na nagdudua ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing siya ay nag-iiftar. Sa tuwing pinuputol niya ang kanyang pag-aayuno na nagsasabi, "Dhahaba dhamu wa dallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha'Allah." So ito yung no na dua during the iftar. Okay? Yung "Dhahaba dhamu wa dallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha'Allah." Hopefully na meron kayo niyan insha'Allah na dua. Ang ibig sabihin nun ay napawi na ang uhaw, ang mga ugat ay nahalumigmigan. Masha'Allah, medyo malalim Tagalog yan. Nahalumigmigan o namamasana. At ang gantimpala ay naitatag na sa kapahintulutan at habag ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bagamat ang hadith na ito ay may mga ibang mga scholar na kanilang tinalakay ang patungkol sa authenticity ng hadith na ito, subalit ay ito naman ay pinaburan ng karamihan sa mga ulama, higit lalo ang mga muhaddito, na ito ay walang problema sa hadith na ito. Okay? Na kung kaya, ito ay pwede mong gamitin sa iyong tanataw na dua. But of course, ang tanong po dito, kailan ito babanggitin? Yung eksaktong panalangin na yon, yung "Dhahaba dhamu, pabdallat al-uruku, wathabat al-ajru, insha'Allah." Ito ba ay babanggitin bago kakain ng iftar, bago susubo ng iftar, bago iinom para sa iftar, or after na masubo niya o kaya after na mainom niya ang para sa kanyang iftar? So dito nagkaroon po ng nagkaroon ng pagtatalo-talo ang mga pagkatapos po. Yes, okay. Ito, tatalakay na natin. Nagkaroon ng tanatawag na pagtatalo-talo ang mga scholar hinggil sa bagay na ito. Karamihan sa mga ulama, especially mga contemporary scholars, ay ito ay babasahin pagkatapos. Ang kanilang katwiran, bakit kasi yung teksto mismo, yung pagkakasabi mismo ng which is ng hadith na "Dhahaba dhamu", nang ibig sabihin ay napawi na. Okay, napawi na ang uhaw. Ibig sabihin ay tapos na. Kasi hindi mapapawi ang uhaw kung hindi ka pa nakatake ng tubig, 'di ba? O kaya ang mga ugat ay nahalumingmigan na o namamasana. Hindi mangyayari 'yon kung hindi ka kakain o hindi ka kaiinom, 'di ba? So paano mahalumigmigan o paano mapawi ang uhaw kung hindi mo pa naman ginawa ang pagpapawi ng uhaw at pagpapahalumigmig, ika nga, 'di ba, ng mga ugat. 'Di ba, kung hindi ka pa kumain o hindi ka pa tinatawag na umiinom. At wasabatal ijawa at naitatag wasabatal ajru, ibig sabihin lahat ng ito ay past tense ang ginamit na form of the verb. So nagpapahayag lamang na ito ay tapos na. Okay? Kaya't naman, sabi ng ibang mga scholar ay ito ay sasabihin natin ay pagkatapos. Hindi sabihin natin during, ika nga, or before, nang sabihin natin nang hindi before. Pero during, halimbawa, habang tinitake ka ng pagkain, umiinom ka ng pagkain, so mayroong espasyo doon na maaari mong sabihin yun, sapat na yun pag sinabi mo yun. Pero ang pinakamalaking issue dito, yung before, yung bago, sasabihin mo bago yan. Kaya naman, isa sa mga ulama nagsabi nito na siya, isa sa mga alim na kung saan nagpapaliwanag ng hadith din sa ating contemporary scholar, ay walang iba kundi Sheikh Abbad rahimahullah sa Madinah al-Munawwara. Ang kanyang pinapanigan na pananaw ay bago. Hindi ibig sabihin ang kanyang katwiran, hindi ibig sabihin na past tense ang ginagamit dyan, form of the verb, ito ay tumutukoy na sa past tense. Kasi sa grammar, sa mga pagdating sa tinatawag na sabihin natin ay mga teksto ng hadith at maging sa Quran, may mga pagkakataon na past tense ang ginagamit pero ang tinutukoy ay present tense. Okay? So, ang tinutukoy dito ay present tense. Ibig sabihin, tinutukoy dito, past tense yung ginamit, subalit ang kahulugan ay sa tinatawag na sabihin natin ay pangkasalukuyan at hindi sa pangnagdaan. So, by the way, yan ay usapin pagtatalo-talo ng mga scholar na may kinalaman sa grammar at pagkakaunawa nila doon sa tinatawag na ipinapahiwatig ng hadith. Ala kulli hal, pasasabihin mo ito before, during, or after, lahat ng ito ay inshallah biid nila ay tama.
Ito ay walang problema, inshallah subhanahu wa ta'ala. Dahil lahat ng mga ito ay may mga kanya-kanyang opinion at justification ang ating mga scholar. Kung saan ka masayagid, suportahan ta ka. Yun na lang, okay? So yun mga kapatid. Kaya, Ustad, yes, go ahead. Kaya pala Ustad, yung ibang mga lecture na tinan ko, yung sinasabi before po mag-iftar bago po magsubo, yun po sasabihin ang doa. Okay. Kaya, so yun. Pareho lang pala din palang tama. So ngayon, naintindihan mo na. Before. Yes. Opo. Alhamdulillah. Okay. So iba-iba palang opinion. So iba-ibang opinion po yan. So may mga bagay kasi na one-sided yung ibang mga nagpapaliwanag, one-sided na, at naintindihan natin ang iba, hindi masyadong nagpapalawak doon sa pagpapaliwanag, o sabihin natin ay yun lang ang nakarating sa kanila na kaalaman. Kaya syempre, yun ang yun yung panindigan nila sapagkat yun lamang ang nakarating sa kanila. So iba yung mas yung bang malawak yung natutunan mo, ika nga, kasi pag mas malawak yung natutunan mo, malawak ang pagkakaunawa mo sa mga bagay-bagay. Walang conflict, kumbaga. Check. Yes? Check. Sa ano lang po yan, yung sa dun nikah, na magsasabi yung lalaki ng kabila. So, hindi pa siya nalikas na yung kabila, ito na agad. O, diba? At isang ginamit. Isa yun sa mga proof, diba? May mga tinatawag na sabihin natin na ano, may mga ginamit nga past tense na tinutukoy dito ay present tense. Kaya doon sila nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa grammar. Sa tinatawag na grammar. Okay? So ala kulihal, ito ay sabihin natin ay pari-pariho. Ang tama, ang mahalaga ay nais sa katuparan. Yun ang punto dito. Ito man ay before, during, or after, nais sa katuparan mo yung tinatawag na dua na yaon, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Now, sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inna lisa'im 'inda fitrihi la da'watun ma turad. Okay? Katiyakan para sa isang nag-aayuno sa oras ng kanyang pagtigil sa pag-aayuno ay panalangin or dua na hindi matatanggihan. So, ito ay authentic hadith, mga kapatid. Nakapa ang isang tao ay nanalangin during the iftar ay tunay na inshallah subhanahu wa ta'ala ay tatanggapin at diringgin ang kanyang panalangin. Ang hadith na ito matatagpuan sa Sunan Ibn Majah. Okay? Na kung kaya ay sikapin natin, ika nga, na maisa katuparan at huwag mapag-iwanan kahit sandali lang ba, kahit hindi naman kinakailangan na magtagal ka sa dua, hindi naman kinakailangan na kalahating oras ka magdua o isang oras ka magdua. Okay? Kung pwede naman gawin mo yun at sabihin natin ay meron kang oras, walang problema. Pero yung kahit yung walang oras, dahil abala tayo sa, halimbawa, abala tayo sa sinasabing pagluluto o anong mga bagay pag-aasikaso, kumbaga, at least hindi natin bypass ang mga maliliit, yung mga sunna na detalyado na ang iba ay hindi nabibigyan ng pagpapahalaga. Okay? So, naisingit natin yun, yung mga duaan na yun, kahit papaano, kahit sandali lamang, ang mahalaga, naisa katuparan natin ang sinasabi natin, tinatawag na hadith o kaya sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Now, pag-usapan natin yung para sa sino mang nasira ang kanyang pag-aayuno dahil sa kamalian. 'Di ba? Dahil sa mga pagkakamali na hindi nilang inaasahan. 'Di ba? Sa sino mang kumain or sa sino mang uminom. Uminom siya or kumain siya, nakakain siya o nakainom siya dahil sa pagkakamaling hindi niya sinasadya. Bago pa lumubog ang araw o pagkatapos ng pagbubukang liwayway o pagkatapos ng fajar o at pagkatapos ay naging maliwanag sa kanya na ito ay isang maling pag-aakala mula sa kanya. Okay? Hindi kailangan na kanyang bayaran ng kanyang pag-aayuno. So halimbawa, dahil sa sinabi ng Allah, unang-una dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 33 verse 5 ng banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa alaykum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. At wala kayong kasalanan sa anumang nagawa ninyong pagkakamali kung ito ay hindi ninyo sinasadya, pinaparusahan lamang kayo sa mga bagay na inyong sinasadyang gawin. Okay? Doon lamang kayo pagbabayaran ng Allah subhanahu wa ta'ala ng batas ng Sharia. At ang Allah ang Ghafur, ang ganap na mapagpatawad sa sinumang nagkamali, na Rahim, napaka maawain at ganap na mapagmahal sa sinumang nagsisisi sa kanyang kasalanan. Sinabi rin ni Propeta Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam sa mapapanaligang hadith mula sa Sunan Ibn Majah. Sinabi niya, "Inna Allah wada'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alayh." Tunay na hindi pinapatawa ng Allah ng kasalanan ng aking umma dahil sa kanilang ginawang kasalanan na hindi nila sinasadya. Sanhi ng paggalimot at sa anumang bagay na sila ay napipilitan laang. So pag ikaw ay nakaligdan mong isang bagay, nakalimutan mong isang bagay, nakalimutan mo at hindi mo sinasadya, o di naman kaya ay napipilitan ka, yan ay bagay na wala kang wala kang kasalanan. Okay? Wala kang tinatawag na kasalanan. So ito ay mangyari lamang, halimbawa, kumain ka pa ng kumain, akala mo ay hindi pa fajar. Okay? Especially ay halimbawa yung lugar na remote place, halimbawa. Bihira lamang sa kanya yung tinatawag na sabihin natin na makarinig ng adhan o ano pa dahil sobrang layo. Diba? Tapos, mga bagay na katulad nito. Tapos, akala mo ay hindi pa fajar. Akala mo, sapagkat madilim pa yung kalangitan. Diba? Pagkatapos noon, kumain ka ng kumain. Pagkatapos noon ay biglang napag-alaman mo na ay fajar na pala. Pumasok na ang fajar, 30 minutes ago na, di ba? Sa ganitong gayagayan, una-una, wala kang pagkakamali, wala kang pagkakasala, at the same time ay ang pag-aayuno mo ay tama, at hindi mo na kailangan palitan yun. Ganun din, similarly, ganun din sa kaso, halimbawa, kung ilalagay natin sa kaso ng iftar. Nag-iftar ka dahil buong akala mo, hindi yung talagang alam mo, tapos sabi mo lang na akala ko. Okay, alam ng Allah kung ano yung akala sa buong alam mo. Okay? Ngayon, na nag-iftar ka dahil buong akala mo, nangingibabaw sa yung tanatang na pag-aakala na mag-rib na kasi wala nang araw. Okay? Wala nang palang araw. Duso, kumain ka ngayon ng iftar. Wala. Yun mga lugar na kesa, halimbawa na malayo, halimbawa tapos walang nakarinig ng adhan, o kaya yung muadhin na late, kumbaga something like that, di ba? O kayo walang nag-adhan, sa mga ganyong cases ba? Tapos ikaw ay kumain ng iftar. Tapos yun pala, akala mo buong lubog na yung araw, yung pala tabula lang ng pader. Kasi sobrang gutom, akala mo yung pader ay langit. Mga ganung mga bagay ba, sobrang gutom. Mga bagay na maaring imposible pero posible, di ba? So ganitong kalagayan, then continue mo yung fasting mo after na malaman mo na hindi pa pala lumubog, then wala kang pananagutan. Hindi mo na kailangan magkada, inshallah. At the same time, tama ang iyong tinatawag na pag-aayuno. So, yun ay bagay na dapat malaman ng isang Muslim. Now, kabilang sa mga inirekomendang sabihin natin na gawain sa habang nag-aayuno ay ang pag-iwas sa mga walang kabuluhang pananalita. Okay? Pag-iwas sa mga walang kabuluhan, mga mafifaida. Walang kabuluhan pananalita. Okay? O gawain. O kahalayan, kumbaga. Kahalayan. Okay? Wait lang nga, sandali lang, kung na-record ko ba ito. Tayo pag hindi na-record. Okay. So mga kapatid sa pananampalataya Islam, so, kinakailangan sa isang nag-aayuno, umiwas siya sa mga bagay na ito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "Fa idha kana yawmun yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth yawma idin wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imruun sa'imun." Kapag ang isa man sa inyo ay nag-aayuno, kinakailangan ay hindi siya magsasalita ng walang kapararakan, ng walang katuturan. Hindi siya makikipag-away, hindi siya makikipagtalo, lalong-lalong hindi siya makikipagsabunutan, okay? Hindi siya makikipagbangayan, hindi siya iwasan yung mga sabihin natin, mga diskusyon, ika nga, habang siya ay nag-aayuno, lalo pat hindi healthy discussion, at hindi siya sumisigaw, okay? Hindi siya tanatawang nasisigaw, hindi siya magmumura, o anumang katulad nito, okay? Kapag siya ay ininsulto, o inaway ninuman, so minsan hindi natin nakakontrol yung ibang tao. Maaring makontrol natin yung sarili natin, pero hindi natin makontrol ang ibang tao. So maaring nagpigil ka, mayroon kang kadibate o kaya katunggali, mayroon kang kadiscussion, kumbaga, tapos nagpigil ka. Pero siya hindi kayang pigilan, minura ka, ininsulto ka. So anong sasabihin mo?
gagantihan mo rin siya ng pagmumura, panginginsuldo? Hindi. Narapat na kanyang sabihin lamang na ako ay nag-ayuno. Sabi mo, ana imroon saim, ini imroon saim, ana saim, di ba? Ako ay nag-ayuno. Hindi mo pwede sabihin na kung hindi lang talaga ako nag-uyuno, kapturas kang bata ka. O, hindi na sabar yun. Okay? Bagamat yung ano mo, yung sipa mo, yung tadyak mo, yung kamay mo, ika nga, na inakontrol mo, na napigilan mo, pero hindi naman napigilan mo ang dila mo. Di ba? At ang sabar ay pagpigil sa anong bahagi ng katawan, higit lalo ang tinatawag na sabihin natin ang dila. Okay? Hindi pa lang gigil ako sa iyo eh. Kung hindi lang ako nang ayun na talaga, na, sasabunutin talaga kita. Ay, hindi talaga ganun. Okay? Hindi na sabar yun. You know? Hindi na sabar yun. Sabihin mo lamang na, ini imroon sa'im. Ana sa'imon. Ako ay mag-ayuno. Okay? So yun na lamang ang kanyang sasabihin para maiwasan yung mga bagay na yaon. At kapag alam nung kanyang kaharap nag-ayuno siya, maaring, okay, siya din ay matauhan. At ganun din, sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zur wala amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sharabah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man na hindi niya tinigilan ang pagsasabi ng kasinungalingan at walang katotohanan gawain, walang kapararakang gawain, hindi kakailanganin ng Allah mula sa kanya ang kanyang pag-iwas sa kanyang pagkain at kanyang pag-inom o kanyang tinatawag na inumin. So, walang duda, parang kaya sabi ng ibang mga ulama, para mahulog sa walang saysay. Mahulog sa walang saysay. Totally, hindi naman totally na nakapagpapawalang bisa ng kanyang pag-aayon o kapag ginawa niya ito. Halimbawa, yung mga panunood ng mga upa-upa, okay, mga saranghe, mga ganun ba? Okay, mga okay kayo, mga ganun. O di naman kayo panunood ng mga sabihin nating showtime o ano pa man television, mga palabas habang nag-aayuno ka. O di naman kayo gumagawa ka ng mga bagay na walang kwenta. Ika nga, hindi naman totally nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Subalit, ang sabi ng mga ulama, maaaring mahulog siya sa walang kwenta. Bakit? Kasi sa araw ng paghukom, kung ating pag-usapan yung mga pagtitimbang, kumbaga, baka mas matimbang pa ang kanyang mga ginawang mga kahalayan, ginawang mga kawalang kwenta kaysa doon sa reward ng kanyang pag-aayuno. Dahil nga sa bagay na nababawasan ang kanyang gantimpala dahil sa kanyang mga gawain. Okay? So maaaring mahulog sa wala. Parang walang kwenta, kumbaga. So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, of course, yun yung mga bagay na dapat iwasan natin habang tayo ay nag-aayuno. So, pabang natin nag-aayuno, kasi alam nyo po, sa pagdating sa pag-aayuno sa Arbuan na Ramadan, ay pwede man natin tayo mag-shift ng iba't ibang klase ng ibaday. Kapag napagod na tayo sa pagdarasal, mag-ano tayo, magbasa ng Quran. Kapag tayo napagod na sa pagbabasa ng Quran, magdidikir tayo. Kapag tayo magbasa sa didikir, magbasa tayo ng mga kaalaman. Kapag nagpagod na tayo, manood tayo ng mga bagay na maaaring magbigay sa atin ng iman, makadagdag ng iman. O di naman kayo, napagod na tayo sa mga ganyan mga bagay. Ang mahalaga, may mga shiftats. Sa Arabic, mga shiftats. Ang shiftat, mga shifting ba, ika nga, pagkakaiba-iba ng mga iba't ibang pagsamba. Kasi hindi makakayanan natin, wallahi, thumma wallahi, hindi natin makakayanan lahat na gawin ang mga gawaing pagsamba, ang iba't ibang pagsamba sa isang pagkakataon. Hindi natin makakayanan yun. Kaya nga't iniiba-iba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na gawain pagsamba dahil batid ng Allah kung ano ang ating mga kakayahan. Okay? Kung ano yung mga kakayahan ng bawat isa sa atin. Maaring kaya ito ni brother, subalit ibang brother hindi kaya ang bagay na ito para sa kanya. Diba? Kaya naman ay kung hindi natin kayang gawin at ipagpatuloy pang isang gawain pagsamba, specific na pagsamba, di mag-shift tayo ng ibang uri ng pagsamba at doon tayo mag-focus, doon tayo tinatawag tumutok, baka sakaling doon tayo umangat ika nga sa iba. Diba? So yun yung mga bagay na sabihin natin na alternative kumbaga. You know? Okay. At kabilang na po nga rito, inshallah biin nila, bago natin lisanin, ika nga yung tanatawag na fiqh, kabilang sa mga in-recommend ang gawain, ay walang iba kundi ang, yes, kapatid? Okay, panglima, ay walang iba kundi ang pagpapasidhi sa pagsamba sa Allah at paggawa ng mga mabuting gawain para sa Kanya. Okay? Ito yung mga pagpapasidhi. Okay? Sa pagsamba at pagsunod. Now, sa pamamagitan of course ng pagbabasa ng banal na Quran, pamamagitan ng pag-alaala sa Allah, zikir na tinatawag, pagtaguyod ng salaw of course sa gabi, qiyamul layl at iba pa, pagsusubaybay sa dakilang gabi ng karangalan, Laylatul Qadr, sa pamamagitan ng salat iba pa,
pagbabasa ng Quran, pagsasakatuparan ng mga di obligadong pagdarasal araw-araw, mga voluntary at mga sunna, nawafil, rawatib at iba pa. Okay? Sunna muakkada, wagere muakkada at iba pa. Pagbibigay ng kawanggawa, of course, mga sadaka, at ang sadaka, huwag nating isaisip na ang ating bibigyan ng sadaka kailangan pera lamang. No. Kullu ma'rufin sadaka. Lahat ng kabutihan ay kawanggawa. Okay? Lahat ng kabutihan ay kawanggawa. Pero ang noon, siyempre, na sadaka ay walang iba kundi pagbibigay ng material, pagbibigay ng pera, at iba pa. Pagsusumikap ng walang hupa sa pagtugas sa matuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, pagkakaloob ng mga uri ng pagkain para sa mga tumitigil sa kanilang pag-aayuno sa oras ng iftar. Alam mo yun, yung kahit hindi ka nagluluto, kahit nagsiserve ka lang sa mga kumakain sa iftar, naghahanda ka lamang para sa mga nag-iftar, malaking bagay yaon. Uri ng sadaka yaon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pag-aabot ng tubig doon sa mga sabihin natin, doon sa mga nag-iftar, isang sadaka ito. Isang tinatawag na sadaka. Kung hindi natin kayang ibilang ang mga sarili natin doon sa mga nagbibigay mismo ikaw, at least sa mga tumutulong. Kumutulong ka ba? Kasi ka-share tayo doon at kabahagi tayo sa reward na yaon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At marami pang ibang mga klase ng tinatawag na sabihin natin mga ibada na maaari nating pasidhiin. Okay? Bilang pagsamba at bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsasagawa ng umrah at marami pang iba. Ang mga kabutihang gawain sa loob ng Ramadan ay gagantihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sobrang napakarami. Diba? Patong-patong di mo, iba pa yung reward mo doon sa pag-aayuno, doon sa mga voluntary na mga ginagawa mo. Diba? Iba pa yun. Halimbawa, iba pa yun, subhanallah. Yung itong pag-aaral, ito isang uri ng ibada. Pakatandaan natin. Diba? Nakalagay yan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarima at tarikan yagtamisu bihi ilman fa sahalallahu bihi tarikan nilal jannah. Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman, biro mo, kaalaman na may kinalaman sa Islam, tauhid, akida, sira, fiqh, at ligit lalo yung tafsir, ang Quran at iba pa, di ba? So lahat ng ito ay tinatawag na kaalaman sa abdin sa pananampalatayang Islam. Na kung kayang gantimpanan ito, as long as ikhlas siya, padadalihin ng Allah para sa kanya sa pamamagitan nito ang pagpasok sa paraiso. At gusto natin makapasok ng paraiso ng madalian. Maaaring ito yung pamamaraan, mga kapatid. Diba? So ang mga kabutihang gawain sa loob ng Ramadan ay talagang patong-patong na gantimpala na hindi natin kayang sukat akalain. Iniulat ni Ibn Abbas radiyallahu an na kanyang sinabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salatu wasallam yalqahu kulla laylatin fi Ramadan hati yansalikha ya'radu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran fa idha laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajud bil khair min ar-rihil mursala. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakamapagbigay sa lahat ng tao, higit lalo sa Ramadan. Tunay na ang propeta sallam ay nakikipagtagpo kasama si Anghel Jibril alaihi salam. Sila ay nagtagpo sa bawat gabi ng Ramadan hanggang sa matapos ang buwan. Binabasa ni propeta sa harapan ni Jibril ang Quran sa kanya bilang pag-review. Tunay na ang propeta sallam ay higit na mapagbigay at higit na mainam sa mabuting gawa kapag nakatagpo niya si Jibril alayhi salam kaysa sa malamig na ihip ng hangin. So lang doon, mga kapatid, ang tularan, ika nga, ay ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At of course, bilang panghuli, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay walang iba kundi yung pag susumikap, mga nirecommend ng gawain sa pagsamba. Okay? Pagsusumikap sa pagsamba, lalong-lalo sa huling 10 buwan ng Ramadan. Ikitlalo sa tinatawag na last 10 days ng Ramadan. Okay? Magsumikap tayo. Pinapaiwan kong sarili ko, higit lalo sa ating lahat. Sinabi ni Aisha radiyallahu anha na kung saan kana Nabiyo sallallahu alayhi wa sallam idha dakhal al-ashru shadda mi'zara wa ahya layla wa aiqada ahla. Kapag dumarating ang huling 10 araw ng Ramadan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsusumigasig at hinihigpitan niya ang kanyang izar. Alam niyo ba kung bakit hinihigpitan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang izar? Ang higpitan ng izar, ayon sa mga nagpapaliwanag ng hadith, ito ay matalinghagang salita, metaphorically, na nagpapahiwatig sa kanyang matinding pagpupunyagi sa pagsamba sa Allah na di tulad ng pangkaraniwan.
Hindi katulad ng pangaraming naman niyang gawain. Sinasabi din na ito ay unang-unang. Pangalawa, sinasabi din na ito ang pinakaakmang talinghaga hinggil sa pag-iwas o paglayo mula sa mga babae at hindi pagsagawa ng ugnayang sexual sa pagitan ng mag-asawa. Okay, kaya nga inihigpitan niya. So, dalawang interpretasyon dito ng mga scholar. Ito ay tumutukoy sa pagpupunyagi sa pagsamba. Pangalawa dito, ito ay tumutukoy ika nga sa tinatawag na pag-iwas o paglayo ni propeta na sa kanyang asawa na may kaugnayan sa tinatawag na ugnayang mag-asawa. Ang mizar, of course, ang mizar at izar ay ang kasuotang pangibaba. Yan ang tawag doon. Izar o kaya tinatawag na mizar. Okay? Yan po yan. Mizar. Huwag kalimutan na. Mga ganito mga termino, detalyado mga termino, kailangan natin yan sa exam. Okay. So, yun mga kapatid. Of course, after that, hindi lamang yan, iginugugol niya ang kanyang gabi sa pagsamba sa Allah at ginigising niya ang kanyang pamilya sa gabi. Ginigising niya ang kanyang pamilya sa gabi. So, gisingin ng pamilya, ibig sabihin sila ay gigisingin upang udyukan para sa gawain pagsamba, upang hikayatin para sa pagsamba. So, yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing dumadating ang huling sampung gabi o araw ng tinatawag na Ramadan. So, ang halit na ito ay matatagpuan sa Sahih al-Bukhari. Okay? So, mga kapatid, dyan natin natatapusin ang ating tinatawag na fiqh. Alhamdulillah, kahit paano, at least sumabol tayo sa oras. At ako yung humihingi ng pasensya po dahil sa mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyari. But alhamdulillah, ala kulli hal, lahat ng ito ay mula sa itinakda ng Allah. Talagang para malaman kung sino sa atin ang matiisin, kumbaga. At sino sa atin yung tinatawag na sabihin natin ay marunong maghintay. And of course, sa mga may kadahilanan na hindi nakaatin ngayon, kaya sabi ko kanina, kahit na wala kayo rito, ay lahat kayo ay present, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Okay? Pero siyempre, iba yung nandiyan ka, kasi ma-absorb mo yung mga tinuturo, kumbaga. Okay, so walang katanungan, bago tayo lilipat sa ano? Sa itafsir? Wala naman, sir. Okay, alhamdulillah. Yes. Paano po kaya yung may dumating na yung mens na tapos spotting siya tapos one day biglang tumigil. After one day dumating uli. Titigil na po ba niya yung sala niya? Ay, you mean ano ba yung kanyang pasintu-sintu ba yung kanyang tinatawag na menstruation? First day spotting lang po. Okay, first day spotting. So yung spot na yun ay na which is nangyari yun sa tinatawag na normal o ano niya, o regular cycle niya? Minsan po hindi, madalang po mangyari. Okay. So kapag, kapag ito ay tinatawag na sabi ng blood, okay. Yung, kasi grabe talaga ang issue ng mga sa kababaihan. Napaka-conflict. Yung issue nila pagdating sa tinatawag na menstruation. Subhanallah. Kasi pati, alam niyo ba, pati yung mga scholar, hanggang ngayon ay nalilito pa rin sila sa paano yung mga batas hinggil sa mga babae. Grabe ang kanilang ijtihad bago sila makaproduce ng isang tinatawag na hukom. Napakaraming pinagdadaanan nila para sa isang bagay ikangasa na may kinalaman sa kababaihan, specifically may kaugnayan sa tinatawag na menstruation. Okay, but anyway, sasabihin natin kanina, kapag yun ay spotting ika nga na may kaugnayan sa kanyang regular cycle, ika nga ibig sabihin bahagi ng dugo, menstruation, ay at tuloy na i-consider na yun na siya ay nasa tinatawag na kalagay ng menstruation. Okay? Nasa kalagay ng tinatawag na menstruation. Pero pag hindi naman, ito ay hindi mahulog sa istihada. Kasi nga, dapat malaman ng babae kung anong pagkakaiba ng istihada sa hayad. Yun ang isa sa mga malaking factor na alam nila yung kanilang gagawin. Alam nila yung issue ng istihada at al-hayad, anong pagkakaiba ng dalawang dugo. At the same time, yung issue ng tinatawag na sabi natin ay na yung paputol-putol. Okay, lahat ng yan. Oh, actually, nasa YouTube ko po yan. Kung sino man ang gustong yan. Tungkol na lahat ay diniscuss natin patungkol sa issue ng menstruation na may kaugnayan sa pag-ayuno at pagdarasal. Ang nasa YouTube ko po yan. Nasa aking playlist na I think Fiqh At-Tahara. Kung hindi ako nagkamali. But by the way, siya lang mamaya. Anoyin natin yung link, okay? Ustaz, may tanong po. Okay, eh sino yung una nga, si Nisha? Ako po, Nisha yes. Po. Okay. Ustads, yung tanggap po ba yun yung pag-aayon
kunwari, ilang minuto na lang, like 10 minutes to 20 minutes, tapos nag-mens pala ako, hindi ko alam na may dugo na pala. Tanggap po ba yung pag-ayuno ko? Ang pag-ayuno na yun ay sira, walang duda, sapagkat dumating yung mga nakapagpapawalang bisa ng pag-ayuno. At ang kabilang sa mga nakapagpapawalang bisa ng pag-ayuno ay ang menstruation ng babae. Kahit pa ito ay minuto ang dumating. Pero, of course, ang reward na mabuting intention niya, hindi man ito ipapawalang bahala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pero yung araw na yaon ay kinakailangan niyang bayaran pagkatapos ng Ramadan. You know? Okay, po, Ustaz. Jazakallah khair. Okay, iyaki. So, ngayon, dadako tayo. Aywa, dato mama? Dad? Aywa, go ahead. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Tanong ko po Ustaz, for example, ang sitwasyon kasi Ustaz is nasa palengke ka, tapos di mo maiwasan Ustaz na marami ka makikita naka shorts, mm-hmm. ganyan. Mm-hmm. So, last time kasi ang ginawa ko, hindi na ako tumitingin sa baba, minsan sa taas na lang ako tumitingin last time. Mm-hmm. Pero hindi talaga maiwasan makakita ka ng ganun Ustaz. Okay. Ang problema bro, pag tumingin ka sa itaas, andun rin, naka-short din sa itaas. Anyway, lalo pa sa Pilipinas. Anyway, ang unang-una, na kasi ang tanong mo ay, ito ba ay nakapagpapawalang bisa ng pag-ayuno? O, malinaw? So, ang tanong na, ang kasagutan po, hindi po nakapagpapawalang bisa ng pag-ayuno ang anumang pagtingin. Ika nga, lalo pat ng mga di kaaya-aya, hindi po siya totally nakapagpapawalang bisa. Higit lalo kapag hindi mo sinasadya. Diba? Ikit lalo kapag hindi mo sinasadya. So yung bagay na yan, so doon lang tayo mag-focus sa hindi nakapagpapulang bisan ng pag-ayon. Huwag natin dagdagan. So hindi siya nakapagpapulang bisan ng pag-ayon. So huwag kang mag-alala. Okay? So next time inshallah ay ibaling mo na lamang yung ika nga. Pag ganyan, nakita ka sa ano, magtuto ka na lang sa cellphone mo sa mic o Quran para hindi ka makakita ng mga bagay-bagay. Okay? Afwan. So dadako tayo mga kapatid sa tafsir. Tapos putulin natin muna ito. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Elias. Thank you.